electronics na pyesa sa ilalim. So, mag-course ng port. So, ang gagawin natin, lilinisan, tapos i-check natin ang mga kailangan nating i-check tulad ng battery, backup na supply sa ating panel. Check natin yan kung tama ba yung voltahe niya at saka yung charging, para kapag nag-brand out, so automatic mag-supply yung battery natin. Kapag nag-drain ang battery natin, walang hindi nag-charge yung panel natin, so ma-discharge yung battery. Kailangan natin i-check ng battery, tapos i-check natin yung charging niya, para kahit anong reset natin, kapag hindi na check yung mga kailangan i-check na dyan, so mag-fault pa rin ang ating panel. Yung mga kadalasan na problema sa power supply na mag-fault, yun ang terminal ng ating battery. May marumi na, so tanggalin natin, tapos nilinisan. Ibalik na naman. Ganun din sa kabilang battery, kasi naka-series yung 12 volts na battery natin. Dapat yung dalawa, i-check natin. Nilinisan lahat. Tapos, yung voltage niya, i-check natin. Then, pagkatapos ng paglinis, pag-check ng battery, i-hard reset natin, para malalaman natin na wala nang ibang trouble. Kasi pag hindi mo yan ni-reset, ang system na naka-record yan ay hindi magbago. Ganun pa rin kahit anong ginawa mo. So, kailangan na i-hard reset natin para ma-erase yung nakalag yan. Okay, yun lang.